Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Lunes ngayon, yung pinapagluto ko is minirig ng tacos. Kasi nung pumunta siya ng Maxi, akala ko mayroon dito yung sa taco ba, di ba? Yung mga linalagyan, dyan. Pagkatapos, akala ko rin mayroon yung giniling dito. Sabi ko, sige, bumili ka ng mga ng yung iceberg salad, duck, tomato, at saka yung yung cucumber. Tapos wala pala. Ito lang ang nakita kong maliit na na tacos. Sa bagay, sa isang kainan, kasi siya lang naman, pwede na ito. Pagkatapos, mayroon naman akong nakita dito, may taco sauce siya sa At saka ito, nakita ko yung nacho roller. Palagay ko, okay na to. Ang gagawin ko, prepertohin ko muna siya ng konti. Pagkatapos, i-aano ko siya. Yung papalambutin ba? Papalambutin ko siya. Lulutuin ko siya ng konti. Pagkatapos, papalambutin. Yun ang gagawin ko sa niya, sa tacos niya. Yan ang niya ngayong gabi. Yan ang kakainin niya ngayong gabi. Pagkatapos kahapon, talaga ako sa batang ito kasi alam niyo dito sa Sweden, walang mga pulubi dito. Kaso lang, dahil yung Sweden ay membro ng Europa Union, dito sa Europe, marami din mga countries na mga pobre na mga countries ba. Pagkatapos, dahil meron ako kasi ngayong lagnat kafad goals, ganun, masakit yung yung lalamunan ko. Inano niya ako, linapitan niya ako na nakahiga sa niya, sa sopa niya. Sabi niya, Mama, hindi ka magagalit. Sabi ko, bakit? Nag-donate daw siya doon sa Ukraine. Alam niyo, hindi namin yan siya tinuruan ng mga tungkol dyan. Oo, hindi namin yan siya tinuruan. Mula-mula ng maliit pa yan talaga siya. Kasi dito may mga rin na halimbawa mga Red Cross, ganun. Talagang nagbibigay yan siya. Pagkatapos yan nga na sabi ko tungkol yung sa pulubi, marami ditong nagpupunta sa dito sa Sweden, walang pulubi talaga. Kaso lang yung mga yan, mga taga ibang bansa, lalo na yung mga gypsy. Oo, mayroon yan sila diyan, yung mga gypsy kasi kung saan-saan yan sila nakatira. Pagkatapos yung pulubi sila sa Maxi, mayroon mga nag-aano doon, kaso lang hindi lang niyo nakikita yun. Pero mayroon doon na mga nanghihingi ng pera, ganun-ganun. Itong bata na to, pag mayroong ganyan, hindi niya maano niyan, makikita mo talaga sa reaksyon ng ng mukha niya na talagang, kasi hindi naman sanay talaga yan na may pulubi dito. Parati talaga yan siya nagbibigay, pag may nakita niya, may nakita siya. Since minirik, hindi namin yan siya tinuruan na ganyan, magbigay, ganun-ganun. Pagkatapos, mayroon din doon. Kaso lang, parang panluloko na yun kasi nainis na talaga ako na sinusumbungan niya ako. Nagtitinda sila ng magasin. Yung magasin na yun, tungkol yun sa parang grupo nila o ganun. Since minirik, bumibili doon. Pag nagbigay siya ng 500 sa pira nila, yung magasin na yun, magkano nang wala ngang 100, ewan ko magkano. Hindi binibigay yung sukli. Oo, pagkatapos yung bata na to, parang napupubya na siya doon kasi, yung tuwing dadaan siya doon, yung mama na yun na oo, kasi sis Benirik, mataas naman ito. Kung tutustusin, kaya din niya makipagsuntukan. Kaso lang, hindi siya sanay sa ganyan. Sobrang mabait na bata na to. Kasi yung papa niya mabait. Hindi siya, ako sanay ako na, di ba sa Pinas, ganun, magulo. Hindi yan sanay, yung bata na yan. At saka parating nga lang na, hindi dito yan sa bahay, na nyo naman, may mga
kaibigan siya doon sa pinagbubuluntiran niya, pero yung noon, nag-aaral siya ng elementary high school, pinapapunta-punta niya sa bahay niya, pero mula noon, kasi mayroon din siyang kaklase na yung bata na yun, yung lalaki na yun, kasi ganyan ang mga Swedish, hindi ko ito paninira sa mga Swedish dahil yung anak ko Swedish, yung asawa ko Swedish. Alam mo yung mga Swedish na bata na yan, kasi yung mga parents nila, mga kuripot, nandoon yun sa ibang bahay, doon yun nag-aano, sis Veneric hindi ganyan, kasi kagaya ng sabi ko, sa bahay niya, marami siyang mga chocolates, mga ano, ganun-ganun. Yung bata na yun, tuwing Biyernes ng hapon, at saka Sabado ng hapon, nangungumbida siya ng mga barkada nila sa doon sa una pang bahay ni Sminirik. Nangungumbida siya, pagkatapos lahat ng nasa frigider, yun ang kinakain nila, ilang araw sila dyan. Ang ano pa niyan, kasi ang alak na binibili, yung tigmahigit 1,000, nainis talaga ako noon, ayaw ko noon makipag-away. Biro mo 1,000 Swedish crowns, magkano na yun, abutan na yun mahigit 6,000, kasi mahigit baka panganis 7,000. Naisip ko, sabi ko, maubos lang yung pira ni Sven Erik na ganun. Kaya, pagkatapos nag-birthday rin siya, magbe-birthday siya, yun nga pangumbida, kumbida, tuwing Biyernes, Sabado, birthday niya. Birthday na daw niya, party niya. Pupunta sila doon sa bahay ni Sven Erik, lahat doon na mga pagkain ni Sven Erik, at saka, papabilihin niya si Sven Erik ng mga alak. Yun ang naano ko. Kasi, kagaya ng sabi ko sa inyo, yung mga Swedish na yan, hindi yan si Sven Erik, ano siya, dahil isa lang niyang siyang anak, at saka una-una pa, hindi ako yung tao na kuripot, kasi tingnan nyo nga, namimigay nga ako, ganun-ganun. Ano, yung mga Swedish, ganyan yan sila. Yung anak nila, hindi ano, kaya pagdating sa ibang bahay, may Pilipina dito na nakilala ko na nurse. Yung adopted niya, ano yun, kasi hindi sila nagkaanak ng asawa niya, pati si asawa niya namatay ng cancer. Yung inadopt niya, yung pamangkin niya. Parating nagagalit yun, kasi yung anak niya, yung adopted ba niya, dadalhin doon yung mga kaklase niya sa bahay nila. Siya, sabi niya, siya nag-ano daw siya, puno-puno daw yung mga frigider. Pagkatapos makikita na lang niya, yung nasa frigider, siguro natakot yung bata na yun. Halimbawa, di ba yung sa pizza nasa karton? Karton na lang, wala na yung pizza. Doon sila kumakain kahit Monday to Friday, pupunta sila ng school. Mas gusto nila yung pagkain doon na nandoon sa frigider kaysa sa eskwelahan na free lahat yun. Mula sa ano, sa daycare dito hanggang sa ano, free ang mga ano niyan, mga pagkain niyan hanggang matapos ka ng high school. At doon ang daming pagkain doon, magpipili ka, may gatas, may juice, mga salad na iba-iba. Pagkatapos yung mga pagkain nila, talagang masasarap na pagkain, marami niyan. At saka hindi yan sasabihan na nandiyan yan sa plato lang. Mismo kukuha ka dyan, maraming nakalagay yan dyan. Doon sila kumakain sa bahay na yun. Yung galit na galit siya, yung Pilipina na yung sabi niya, Day, binibili ko yun yung para sa ano namin yun, 2 linggo, kaya 1 buwan. Pagkatapos makikita mo doon sa freezer, mga karton na lang, yung ano, yung sa loob, wala na. Siguro natakot yung ano na, yung Ilocana yun, yung anak niya na yun, kaya ano, bakit sila dito kumakain, sabi niya. Pero pag pumunta ka ng Swedish na ano na bahay, hindi ka pwede doon pumunta, kailangan anuhin ka, kumbidahin ka magpunta sa kanila. Pagkatapos pag pumunta ka rin sa kanila, hindi ka man lang sasabihan na ano itong kape o ano, yung mga Pilipina na iba dito, ganun yan. Ako pag tuwing pumunta dito, kasi machismosa rin yung mga Pilipina, magsasabi nyan, ay ako, hindi ako pinakain, ganun-ganun. Pero pumunta ka sa bahay nila, ganun rin sila, hindi rin nagpapaano. Ano, yung
yung basta hindi ka anuhin. Pero yung ano, yung mga relatives ni Yan, yung mga auntie-auntie niya, lalo niya yung mga auntie-auntie niya, pumunta ka sa kanila, talagang nga anuhin ka. Pagkatapos may uncle siya sa mother side, apat na magkakapatid na lalaki ang nanay niya. Pagkatapos isa lang na baba yung nanay niya. Si Huang, walang asawa yung dinag-asawa kasi na-inlove sa katulong nila. Kasi noon yung ano, yung Sweden, parang Pinas din. Yung mga noon, yung beginning of 20th century ba yun? Yung 1919 o ganun, mga ganun. Pobreng-pobre yung Sweden, pagkas nagwawar lang between ano, Denmark ilang beses. Yung mga anak-anak noon, yung sa father side niyan, yung kapatid ng tatay niya, 12 sila. Oo, 12 sila. Pagkatapos yung nanay niya, nabalo, yung bata pa kasi yung tatay ng tatay niya, natumbahan yun kasi nag-cut ng trees doon sa ano, sa forest ba. Pagkatapos natumbahan siya ng kahoy, pagkatapos basta na lang nakita na ano, yung lula niya, pero muna ba naman na 12 na mga anak na bubuhayin yun, oo. At yun, pobreng-pobre. Ito naman sa mother side niyan, medyo-medyo magandang buhay, may katulong sila noon. Yan si Huang, na-endrab daw yun sa ano, sa katulong. Pagkatapos, sabi daw ng parents na hindi pwede kasi ano, katulong. Kaya yun na hindi nag-asawa yun. Pag pumunta kami sa bahay niya, yung parati niyang suot pa naman, yung maong nakaganyan pa, tas ano dito, pantalon. Pagkatapos naka-t-shirt ng puti. Alam nyo, sobrang yung kama niya, sobrang ano lang yan, yung simple. Talagang kama, walang headboard. Pero parati yun doon may cake. Pag pumunta kami doon may cake. Pagkatapos hindi nila alam, nila yan, na noong mamatay, ang daming pera, as in ilang milyon-milyon. Pero pinaghati yun sa mga apat niyang kapatid. Kagaya niyan, isa lang naman siya na anak, isa lang yung ano, iwala siyang kahati dyan sa hati ng mama niya. Pero yung iba, kagaya na yung may pinsan siya na pito sila, yung hati ng papa niya, pinito yun. Oo, bali inano yung pinito. Kasi dito sa Sweden, pag mamatay, halimbawa, yung tao na yan mamatay, punta yan sa asawa niya. Kung wala siyang asawa, sa parents niya. Kung wala siyang parents, sa anak niya o kaya sa adopted niya. Kung wala siyang mga anak adopted, sa mga kapatid niya. Kung wala siyang kapatid, sa mga pamangkin niya. Yung mga pinsan, hindi pwede magmana, puwera na lang kung nasa testamento. Kahit ibang tao pwede magmana, kailangan nakatestamento. Pero yun, hindi yung kailangan may testamento. Kasi ano, yun lang talaga. Yun lang talagang pwede magmana na kahit walang testamento. Oo. Yung ganun ang mga Swedish talaga. Yung sobrang kuripot, sobrang ano sa mga anak nila. Kaya pag pumunta sa ibang bahay, doon, naalala ko mga kaklase ni Sveneric, siyempre si Sveneric parating maraming ano, mga chocolates, mga pagkain, mga cookies, mga kung ano-ano, kindis. Pag pumunta sa bahay yun, kasi doon sa ano nila, sa bahay nila, tuwing Biyernes, Sabado lang yan sila pwede kumain doon. E si Sveneric, hinahayaan ko yan na kumain. Kaya si Sveneric, pag pumunta sa ibang bahay, hindi siya yung ganyan ba na mga ano doon, hindi siya ganun na bata. Kaya ano talaga siya, yung sobrang respeto. Kaya di ba nakita nyo nga na nagluluto ako dito ng pagkain niya. Pagkatapos, bahay niya ito, pagkain niya yung linuto ko, hindi yan aano kukuha kung hindi ko sabihin na, Sveneric, ano ka, kumuha ka dyan. Ano, hindi talaga, nakaupo lang yan dyan. Pagkatapos, pag pumunta kami, kinumbida kami niya ng kapatid ko, mga kapatid ko, yung pinsan, yung pamangkin ko,
Papasok ako sa bahay nila pag nagbukas. Siya nandoon sa ano sa labas, naghihintay pa. Kailangan sabihan siya ng may-ari ng bahay, halimbawa ng kapatid ko na, Esmin Eric, pasok ka dito. Kasi pag akong magsabi sa kanya na pasok ka dito, si Esmin Eric, hindi talaga yung papasok. Oo, ganun yung bata na yan. At saka, kagaya nung maliit pa siya, hanggang ngayon, maliit pa siya. Mamimili ako kasi ganyan na naman ako, marami ako parating binibili, alam niyo yun. Tatanungin niya ako niyan. Mama, kaninong chocolates ito, o candies, o cookies, o corned beef, o ano man dyan? Para sa akin ba yan, o ipapadala mo ng Pinas? Ganun yan siya. Pagkatapos, yung pupunta ko ng, kagaya nung ilang beses kami pumupunta niyan sa grocery, binibilhan ko siya, ayaw niya tatanggapin, kasi sabi niya, Mama, parang binabankrap ko na kayo ni Papa kasi bigay ka ng bigay, bili ka ng bili. Sabi niya, talagang ano yung bata na yan? Oo, ganyan talaga yan siya. Oo, bigay ka ng bigay pa, baka mabankrap ka kayo ni Papa dahil sa akin. Ganyan, ganyan yan. Oo, ganyan yan siya, yung bata na yan. Ay, nako. Ang dami ko ng mga sinasabi sa inyo ng mga kwento-kwento. Ito na naman na yung lula nyo. Parehas-parehas ang damit. Samantalang ang dami-dami kong damit. Uy, in fairness, ano pa lang ito. Yung malinis ito kasi siyan yung parati ang naglalaba. Ano, yung umagang-umaga yan siya naglalaba. Lashiti, linaban niya to. Kaya ang amoy nito, conditioner pa ang amoy nitong ano ko, yung damit ko, yun ang amoy, yun ang amoy ng ano na to, yung damit na to, yung conditioner na linagay niya, kasi tuwing linggo nagaano yan siya, naglalabas siya, yung jacket na sinusuot ko at saka yung sombrero, yung ano, siyempre pinapawisan din tayo, ano yung talagang inaano ko yun, yung pinalalabhan ko yun sa kanya. Hey, Moda. Ay, ayos ka din. Nalulogan natin yan, bundos lite kvar. Luga? Ito na siyot fa. Yeah. Hindi bra. Sabi niya kung pwede ba daw maluto kasi. Oh, but it smoky bra, ba siyot fa, son? Yeah. Huler po. Yeah. It's just some let, man kan bara smoktesta, for it's some beef. Papalambutin ko muna siya, kasi noon, ang ginagawa ko yung priniprito ko kaagad. Mas maganda yung malambot ba siya. Naubos na dito yung ano, yung cucumber. Kasi ginamit ko na yan noong nandito yung papa niya. Meron akong ano ngayon, meron akong fever. Masakit yung ano ko, yung lalamunan ko, cough and colds. Yung katawan ko talagang mahina. Hindi maganda. Hindi maganda yung ano, yung katawan ko. Hindi maganda. Ito yung ano niya, yung iceberg salad. Mag-aano lang ako. Gagawa ako na aanuhin yung mga Swedish. Sa kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi ako nagsisira sa kanila, mga kureipot yun. Yun ang totoo. Swerte lang ako na nakapag-asawa ko ng mabait. Kasi kung ano lang yan, siyan, kung hindi yan mabait, hindi talaga ako makakapadala sa Pinas. Kasi kahit sa mama ko, sa mga kapatid ko, kasi unang-una, ano, naintindihan ko yun kasi hindi talaga yung tradisyon talaga nila dito. Pag ang bata 18 years old na, talagang inaano nila, pinapaiba na ng bahay. Pag nandiyan pa sa bahay nila, inaano, pinapabayad ng ano, ng pinapabayad nila, mga ganun, ng ano, ng upa nila, mga ganun-ganun. Oo, ganun yan dito sa Sweden. Kasi sa atin, kahit hanggang magkaapo na sa tuhod, nandoon pa rin. Pagkatapos yung parents pa rin ng ano, yung sila pa rin ang aano, bubuhay. Pagkatapos ganun-ganun.
ano, yung hindi naman namin tinuruan si Benerick na ganun-ganun, pero talagang nahihiya siya. Nahihiya siya pag bibili kami ako ng mga pagkain niya. Sasabihan niya, "Mama, baka mabangkrap kayo ni Papa kasi bigay ka ng bigay sa akin, bili ka ng bili." Pero nang sinasabi niya, kasi yung papa niya talagang mabait lang talaga, kasi kung kagaya nga ng sabi ko, kung hindi yan mabait, talagang hindi ako makabigay dun sa Pinas kahit sa mga kapatid ko, ganun-ganun, hindi ako makakabigay. Buti na lang mabait ang papa niya. Si yan, ay naku, kahit yan na lang ang pera niya, talagang nag-ano pa talaga yan, talagang nagbibigay talaga yan. Kahit ganun na lang ang pera niya, talagang ano yan, ganyan talaga siya. Kaya nung muntik na siyang mamatay ng cancer, siguro dahil nga mabait siya, nakatulong talaga yung ano, yung mga dasal ng ibang tao. Kasi yung mga kamag-anak ko, sinasabihan nila, paano na kami yan, wala natutulong sa amin, mga ganun-ganun. Pagkatapos kahit yung mga Pilipina dito na sa totoo lang, yung mga Pilipina dito, kahit gaano kabait-bait sa kanila, kasi so, yung inggit-inggit ba, doon nag-aaway-aaway. Ano, kahit wala kang ginagawa, aawayin ka dahil naiinggit, ganun-ganun yung mga Pilipina dito. Kaya mas gusto ko pang makipagkaibigan yung sa YouTube, kasi, YouTube at saka Facebook, kasi mababait pa kaysa yung nandito sa Sweden. Kasi, biro mo ba naman, 38 years na ako na nakatira dito, marami akong experience. Naalala ko, mayroon akong naging kaibigan sa Facebook, pero ano siya, taga doon siya sa Katbalugan. Nurse siya, para sa yung asawa niya, kaya siya nakapunta. Isa lang ang anak nila sa Amerika. Kailan lang sila pumunta last year? Kasi dahil pumunta din, nagtrabaho na siya doon sa ano. Sabi niya, "Ate, ano, yung mas malala daw yung mga Pilipina daw doon sa ano, sa Amerika, mas lalo doon malala." Naalala ko yung auntie ko, yung pero patay na siya, namatay siya mahigit 90. First cousin ng mama ko sa California. Hindi yun nakikipagkaibigan ng mga Pilipina doon. Oo, pero 18 years old lang yan siya nakapunta doon, half Spanish, half ano. Kasi sabi niya, "They are weirdo." Sabi niya, weirdo daw sila. Ang galing-galing niyang mag-English, talagang American ang pagka-English niya. Oo, dahil siyempre 18 years old pa lang na nandoon, pagkatapos yun, awayan dito, nag-aaway-aaway dito yung mga Pilipino, kasi inggitan, kahit gaano, kahit pakainin mo pa yan sila sa palad mo, nako, ano ka pa rin. Kasi lalo na ako, kinakainggitan nila ako dahil hindi ako nagtatrabaho, pagkatapos may kumpanya siyan, bas mabait siyan, pagkatapos tulong ako ng tulong doon sa Pilipinas, pagkatapos malaki yung bahay namin, at saka maganda, mga ganun-ganun ba, yun sila, parang ano. Kasi ako, yung lula ko, mama ng mama ko, ang sabi niya sa akin talaga, "Dayday, ang totoong kaibigan ay masaya sa ano, kung anong yung maganda na dumating sa kaibigan niya. Halimbawa, yung kaibigan niya maganda ang buhay. Kung totoo kang kaibigan, dapat hindi ka may inggit sa kanya, kundi magiging masaya ka pa sa kanya." Yun ang sabi niya. Oo, yun ang sabi ng lula ko. Ang totoong kaibigan, hindi ka kaiinggitan, at saka masaya siya sa ano mo, sa yung progress ng buhay mo. Yun ang sabi ng ano ko, ng lula ko. Kaya ako, nakikita mo, sis Benerick ang kaibigan ko, at saka dyan sa Facebook, at saka dun sa YouTube. Mas gusto ko na lang yung ganun, kaysa makipag-away ng mga Pilipina. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong kabaitan mo, kahit sabi ko nga, kahit mo papunasan ang mga puwit niyan, pakainin mo sila sa palad mo, ano pa rin, oo. Kasi ganyan yan, away-awayan, ambis na ano, na pero
yung mga katrabaho ko ng Pilipina, doon si Teresa at saka si Rosemary, talagang ang babait nila sa akin. Yun yung nawalan ako ng trabaho, ano, yung, yun nga na, sabi ko nga, kumampi pa sila, pagkatapos si Rosemary, sabi pa niya sa, kay Teresa nga, bakit pa talaga si Dede pa talaga ang pinaalis na, ano daw ako yung, yun nga yung industrious ako, maganda ako magtrabaho, at saka never daw ako niyang nakita na naggagamit daw ng cellphone, samantalang daw doon puro lang cellphone ang inaatupag, mga ganun-ganun. O yun ang sabi niya. Kaya na ano ako, pagkatapos may mga taga Thailand na katrabaho ko, nag I love you pa sa akin, ganun, parang ano, pagkatapos yung iba naman doon, akala mo kaibigan, plastik-plastikan lang pala, dahil sabi ko nga siguro, ano sila, yung ano ba yan, yung noon, dahil trabaho ko ng trabaho, pagkatapos yung parang siguro may inggit, ganun-ganun, kasi kagaya nang sabi ko, kung ano ka, kung magaling ka talaga, dapat hindi ka maiinggit sa ibang tao. Yun lang talaga ang masasabi ko. Alam nyo ba, kung may kainggitan man ako ngayon sa ibang tao, alam nyo ba kung ano? Kasi puro lugaw ang kinakain ko, Nistan Swedish yun, almost, kung sa English, almost 30 years, puro lugaw ang kinakain ko. Ganun kaliit-liit yung mga kinakain kong ano, yung mga isda, mga ano, yun lang ang kainggitan ko. Kung may kainggitan man ako, ha? Hindi mga pira, hindi ano. Kasi yung pira, ano, mayroon naman akong natapos, pwede naman ako magtrabaho kahit nakikita nyo ako, wala akong trabaho ngayon. Bakit? Kasi si Sven Eric, ayaw niya. Mama, maano ka doon, maraming COVID doon, mga ganun-ganun. Kinukuha nga ako doon sa ano eh, yung pinakamalaking hospital dito sa ER, kasi nag-ano ako doon eh, nag-practice ako doon. Oo, pero ako lang, kung gugustuhin ko talaga, ha, sabi ko nga magtrabaho, hindi kaya hindi ako nainggit yun, kasi nandiyan na lang yan sa akin, magtrabaho ako, makikita yung pera. Kung may mga kainggitan man ako, yung mga kagaya ng halimbawa, noon muntik na siyan mamatay sa kanser, siguro mga ganong maiinggit ako na mga presko yung asawa nila, pagkatapos siyan hindi, yun lang. Pero yung tungkol sa mga ano, hindi sa mga pera, sa mga bagay-bagay na yan. Kasi unang-una pag mamatay tayo, sa totoo lang kahit panty hindi natin madadala yun, oo. Ilan ba yung sapatos ko? Siguro hindi lang 200. 200. Lahat ng sapatos ko hindi lang 200, ha. Nakakasigurado ako hindi lang. Mga damit ko nakakasigurado ako hindi lang 1,000. Kahit na sabihin natin hindi kasing mahal-mahal ng mga damit ni Heart Evangelista 'yon. Pero satisfied ako kung anong binigay sa akin ng ano ng Diyos. Satisfied ako. Kasi hindi ko naman kailangan mag-ano ng mga mamahalin Chanel, Christian Dior, mga ano din dyan. Hindi naman ako artista na kagaya ni Heart. Ang ano ko lang naman, punta sa Maxi, doon sa grocery, punta sa bahay, punta dito kay Sven Eric. Tama na nga sa akin yung nakamaong ako, naka-jogging pants. Kasi jogging pants naman talaga ito. Dito naman sa loob ng bahay, t-shirt lang naman ako talaga parati. Yung t-shirt, mayroon din akong mga duster sa bahay. Sinusuot ko yun tuwing summer. Sinusuot ko yun. Kaya, yun. Ano ko to sa ano niya? Yun lang. Naku, ang dami ko na namang ano, mga kwento-kwento sa inyo. Kwentuhan ko din kayo na noong mapaalis ako, dahil may kontrata pa ako noon, ano, yung binayaran nila yon yung ano ko, yung sweldo ko. At saka hanggang ngayon, nagbabayad yun sila. Yun ang ano, yun ang kwento ko sa inyo. Yun. Ay, nako. Okay, guys. Thank you for watching. Ano na to, yung ano niya, yung tapos niya. Mamaya kakain na siya. Bye-bye.